At hahabol din sa pagdiriwang ng Pasko sa kaniganilang probinsya ang karamihan ng mga pasahero sa Manila Northport Passenger Terminal. Yan ang unang balita live ni Darlene Tai. Darlene! June, marami ng pasahero yung nandito sa waiting area ng Northport Passenger Terminal sa Manila. At katulad ng nakikita nyo, marami sa kanila yung wala nang maupuan, kaya nakatayo na, o yung iba naman eh naglatag na lang ng karton o mga trapal sa sahig. Sila ang mga nagnanais umuwi sa kanikanilang mga probinsya para doon magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. May mga pasaherong mahigit isang araw naghihintay dito matapos ma-reschedule ang kanilang biyahe dahil sa nagdaang bagyo. Yung iba, hindi agad nabalitaan na na-reschedule ang kanilang mga biyahe. Pero pinili raw nilang dito na maghintay dahil mahal ang pamasahe kapag umuwi pa sila uli. Yung iba naman, inagahan talaga ang punta rito dahil takot na maipit sa mabigat na traffic dahil sa holiday rush. Papunta yung mga pasahero dito sa Cebu, Osamis, Cagayan, Iloilo, Bacolod at Palawan. Samantala, June, nakararanas na kami ngayon ng mahinang pag-ulan sa bahaging ito ng Maynila. Pero so far sa ngayon, kaya pa naman i-accommodate nung area na may silong yung lahat ng mga pasaherong naghihintay dito. Patuloy kaming magbabantay dito sa ngayon. Yan ang unang balita sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.